Tahas ang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala siyang tutol sa naging desisyon ni President Rodrigo Duterte na bigyan ng absolute pardon si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton, ang convicted serviceman na pumaslang kay Jennifer Laude. Naniniwala ang palace official na ang hakbang na ito ng presidente ay nakaangkla sa mas matinding national interest. Anya, ito ay upang mapanatili ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos tungo sa pagkakaroon ng bansa ng bakuna laban sa coronavirus disease. I'm not surprised dahil panahon ng pandemic at alam ko pong emphasis ng ating presidente ay makakuha ng vaccine para sa mga Pilipino. At sa akin po, bagamat tayo po ang tumayong abogado ng pamilyang Laude, kung ang ibig sabihin naman yan ay lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng vaccine kung mga Amerikano makadevelop, wala po akong problema. Iginiit naman ni Roque na nakamit pa rin ng bansa ang hustisya ng masentensyahan at maipakulong si Pemberton. At nananatili pa rin ang posisyon ng Administrasyong Duterte na tapusin na ang Visiting Forces Agreement o BFA ng Pilipinas sa Amerika bagaman pansamantalang sinuspinde ang termination ng isang taon. Nagtagumpay po kami. Na-convict po namin si Pemberton. Ang binura lang po ng Presidente yung karagdagang parusa kung meron pa. Hindi po binura ng Presidente yung desisyon na mamamatay tao po si Pemberton. Sa uli, nanawagan si Roque sa publiko na magtiwala sa wisdom ng Presidente kaugnay ng mga desisyong siya lamang ang makagagawa. Rosalie Coz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.